for the headlines. Weather forecast. Ang heat index sa Metro Manila ay nasa antas ng extreme caution na may inasa mga isolated na pag-ulan sa buong Pilipinas dahil sa Easterlies. In local news, sumasang-ayon ba ang Metro Park at Rio Verde sa order na pagsasara ng tubig na nakaapekto sa supply ng Cody? Si Oka ng Clarex tungkol sa EO-19-6 ng CDO. Kalagayan ng imahinasyon, ang mga may-ari ng alagang hayop ay hindi dapat pabayaan ang kanilang mga alagang hayop na maglalakad ng malaya upang maiwasan ang legal na mga isyo PRO-10. Kinatawan Swan kay Mayor Clarex, huwag nating baliwalain ang isyo sa tubig ng lungsod. And for the national, isang nurse na tumulong sa isang rider na nasugatan sa isang aksidente sa Caloocan, isa pa ang patay. Ang bundok binatak sa Sablayan Occidental Mindoro ay kasalukuyang nasusunog. Para sa international, 30 tao ang namatay sa pabagsak ng isang highway sa China. Entertainment, si Bea Alonso ay naghain ng mga reklamo ng cyber libel laban sa mga showbiz columnist at mga co-host. Kinumpirma ni Cian Lim ang kanyang relasyon kay Iris Lee. Balte Tamayo Kai, ipinapaabot ni Alden Ayo ang kanyang pagnanais para sa Converge sa PBA draft. Ang Ico Oil Lasal ay layunin na masiguro ang pwesto sa semifinals ng Aspirants Cup. At para sa international feature, plano ng Microsoft na mamuhunan ng $2.2 billion sa mga Servicion Cloud at AI sa Malaysia. National feature, ang palabas ng Marvel Universe Live ay nagkakaroon ng kanyang unang pagtatanghal sa Pilipinas sa Hunyo. Para sa trivia, ano ang proseso ng kamatayan ng bituin? Good morning, Philippines! Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon ay Martes, May 7, 2024. Ako ang inyong tagapagbalita, Tina Gomez Gallego. Weather forecast. Ang heat index sa Metro Manila ay nasa antas ng extreme caution na may inaasahang mga isolated na pag-ulan sa buong Pilipinas dahil sa Easterlies. Ayon sa PAGASA, ang heat index sa Metro Manila ay nasa antas ng extreme caution sa ngayon kung saan inaasahang magpapatuloy ang Easterlies na magdadala ng maulap na kalangitan sa mga isolated na pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa sa Biyernes. Makikita sa Metro Manila at iba pang lugar ang bagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga isolated na pag-ulan o pagkidlat dalugdog dahil sa Easterlies at lokal na mga kidlat dalugdog. Ang mga temperatura sa Metro Manila ay medyo mas mababa na may heat index na 41 degrees Celsius sa NAIA, Pasay City at 40 degrees Celsius sa Science Garden, Quezon City. Ang mga babala laban sa mga sakit na nauugnay sa init ay inirekomenda kabilang ang paglimita sa mga outdoor na aktibidad. Pananatilihing hydrated, pag-iwas sa mga inumin na may alak at kape, pagsusuot ng mga protective na damit at pag-schedule ng mga mapanganib na aktibidad sa mas malamig na oras ng araw. Inasa na magiging magaan hanggang katamtaman ang bilis ng hangin sa Northern at Central Luzon na kumikilos sa silangan hanggang timog silangan habang ang iba pang bahagi ng bansa ay magiging magaan hanggang katamtamang hangin mula sa silangan hanggang hilagang silangan.
Inaasahan na magiging magaan hanggang katamtaman ang kondisyon ng mga baybayin dagat sa buong bansa. For the local news, sumasang-ayon ba ang Metropark at Rio Verde sa order na pagsasara ng tubig na nakaapekto sa supply ng Cody? Cagayan de Oro, naglabas ng order na pagputol ng supply ng tubig ang kumpanyang Metropark o Metro Pacific Water sa pamamagitan ng Cagayan de Oro Bulk Water Incorporated o COB at Rio Verde Corporation sa Cagayan de Oro Water District Cody sa lungsod. Ipinaliwanag ito ni Attorney Roberto Rodrigo ang pangunahing legal counsel ng Metropark Water sa isang nilabas na sulat na mayroon lamang isang perma na nagpapahintulot sa pagputol ng tubig dahil sa pagkukulang ng Cody sa pagbabayad sa kanyang mga utang. Sinabi ni Rodrigo na may pahintulot mula sa pamunuan ng Rio Verde na pansamantalang itigil ang supply ng tubig sa Cody dahil hindi paglutas ng matagal ng alitan na umaabot sa hanggang mahigit sa 479 milyong piso. Binanggit niya ang mga pagkakaiba sa pagitan ng sulat na na-retain ng mainstream media at ang kanilang kopya. Pinalabas ni Roberto ang official at pormadong paglabas ng dokumento para sa order ng pagputol ng tubig nang hindi nila mapabulaanan ang Cody na bayaran ang kanilang mga nakambiting bayarin. Kahit may intervention mula sa Local Water Utilities Administration noong Abril 30 ngayong taon. Siyoka ng clerics tungkol sa EO 196 ng CDO. Kalagayan ng imahinasyon, ang dating City Mayor Oscar Moreno ay tinukoy ang direktiba ng City Mayor Orlando Clarics Uy na itaas ang sitwasyon ng tubig sa lungsod sa isang emergency. Ito ay naganap matapos na maglabas si Uy ng isang deklarasyon ng estado ng emergency na suportado rin ng konseho kasunod na pagputol sa supply ng tubig ng Cagayan de Oro Bulk Water Incorporated o COBI sa Cagayan de Oro City District, CODI. Nagpayag si Moreno ng pag-alala na ang takot na itinanim ng City Hall sa mga tao ay walang basihan dahil ang COBI ay simpleng nagtutubos na mga utang na dapat bayaran ng City Water District. Binanggit niya na ang mga aksyon ng administrasyon ay nagdulot lamang ng malaking kahihiyan. Sinisiyasat din ni Councilor Edgar Banlas ang pagputol ng tubig ng COBI. Sinasabing ito ay mabigat na bantayang militar ng mga sundalo at pulis upang pigilan ang mga sabotaheng maaring mangyari, kaya't suportado ng konseho ang hiling ni Uy ng deklarasyon ng estado ng emergency hingil sa issue. Ang mga may-ari ng alagang hayop ay hindi dapat pabayaan ang kanilang mga alagang hayop na maglalakad ng malaya upang maiwasan ang mga legal na mga isyu pro 10, Cagayan de Oro City. Paalala ng pulisya sa publiko na maging responsable sa pagtatrato sa mga hayop tulad ng mga aso ayon kay Police Major Joanna Navarro, tagapagsalita ng Poten kasunod ng pag-aresto sa tatlong lalaki na inakusahan sa pagbebenta ng butal na pagpatay sa isang asong kalye sa Iligan City na kumalat sa social media matapos ito makuha sa video at ibahagi. Sinabi ni Navarro na ang mga suspect ay naharap sa kasong naayon sa Animal Welfare Act ng 1998. Gayunpaman, binigyang diin niya ang kalagahan ng mga may-ari ng alagang hayop ay hindi pahintulutan ang kanilang mga alagang hayop na maging sagabal sa publiko. Kinatawanswan kay Mayor Clarics, huwag nating baliwalain ang isyo sa tubig ng lungsod. Si Congressman Lordan Swan ng unang distrito ng Cagayan de Oro
ay hindi pinayagan ang mga tao sa unang distrito na lamang na magdusa hinggil sa isyu ng tubig sa lungsod. Kaya't kumilos din siya upang tugunan ang problema ito sa tubig. Nagpahayag ng paalala si Swan tungkol sa pagkakasangkot ng City Mayor Orlando Uy sa isyu ng tubig sa lungsod. Tandaan ang hindi tinanggap ni Uy ang pakikialam ni Swan dahil sa may panganib na maangkin ng Local Water Utilities Administration ang pamamahala ng Cagayan de Oro Water District Code. Sinabi ni Uy na hindi dapat makialam ang kongregesta sa mga ganyang bagay dahil hindi naman ito sa klaw ng jurisdiksyon ng kanyang kongresista. Nilinaw ng alkalde na hindi rin siya sang-ayon na ilagay ang CODI sa ilalim ng kontrol ng LWUA dahil mahirap pigilan ang posibleng pagtaas ng singil sa tubig sa hinaharap. Hi, ako na si Kim Trillo. Ako mayroon karoon sa capacity ng health index is dapat formationally dapat ang government mag-implement o tree planting group kay pagtanong natin sa dahoy may makareserva ng food index. So mayroon may mga nursing students is dapat bata sa pumapagaling mag-dala tagpayo kay ibit kaibit dala tagtubig mas maayo hindi pa mag-gawas-gawas kay hindi kaya na ba ang disrupt. So far, sa amin school, mga ilis ka na, kaumanay naman yung day, then, wala yun na kayo nag-fight ko na pala kay kaumanay naman na classes. Akong previous course kay, you can do CSTP, yes, chemistry to, pero, wala yun po chemistry, pero, passion din ako ang partners. Passion din ako ang magkaan.
isang nurse na tumulong sa isang rider na nasugatan sa isang aksidente sa Caloocan, isa pa ang patay. Dalawang lalaki ang namatay matapos barilin ng isang nagmomotorsiklong rider sa Barangay 173 sa North Caloocan noong Linggo ng gabi. Ayon kay Police Major Segundino Bulan, Commander ng Caloocan Police Substation 9, ang biktima na si Mark John Blanco, isang nurse, ay una nang binaril. Batay sa unang investigasyon ng pulisya, tinutulungan ni Blanco ang suspect matapos mabangga ang motorsiklo ng kanilang sinasakyan habang dumaan sa Congressional Road. Hindi mag-start ang motorsiklo pagkatapos tulungan ni Blanco ang suspect na itayo ito na nagalit sa suspect. Binaril ng suspect ang biktima sa ulo at braso. Isang iba pang biktima, isang construction worker, ay lumabas ng bahay upang tumulong nang narinig ay isang babae na sumisigaw ng tulong, ngunit binaril din sa dibdib ng suspect. Agad na tumakas ang suspect, ngunit nahuli ng mga otoridad matapos magbangga sa isang sasakyan. Ang na-recover na baril ay ballistic at tumugma sa mga bala na natagpuan sa katawan ng mga biktima. Sinabi ng suspect na kasalukuyang nakadetine sa Caloocan Police Substation 9 na hindi niya sinasadyang barilin ang mga biktima at humihingi siya ng kapatawaran kahit sa kahalagahan ng kanyang buhay. Lubos ang pangungulila ng asawa ng namatay ng nurse, lalo na ang kanilang limang anak ay ngayon ay ulilang lubos. Harapin ng suspect ang mga kasong dobleng pagpatay. Ang bundok binatak sa Sablayan Occidental, Mindoro ay kasalukuyang nasusunog. Isang malaking bahagi ng Mount Binatak sa Barangay Burgos, Sablayan Occidental, Mindoro ay kasalukuyang sinasakop ng apoy. Ang mga bombero ng Sablayan, BFP at Bureau of Corrections ang tumugon upang patayin ang apoy, ngunit nahihirapan silang marating ang lugar. Ayon kay Barangay Kagawad Antonio Borgonia, napansin nila ang isang maliit na sunog sa bundok bandang alas 4 ng hapon noong nakaraang Webes. Ngunit bandang alas 6 ng gabi biglang lumaki at kumalat ang apoy. Nag-alala ang mga residente dahil malapit ang apoy sa mga bahay, paralan at isang communication tower. Mabilis kumalat ang apoy dahil sa tuyong damo sa bundok, hindi na matukoy ang sanhi ng sunog at wala pang pahayag ang Sablayan BFP. At para sa international news, 30 lalaki ang namatay sa pagbagsak ng isang highway sa China. Matapos ang malakas na ulan sa isang bulubundukin rehiyon sa timog ng China, gumuo ang isang bahagi ng kalsada, nagdulot ng pagbagsak ng mga sasakyang pababa sa bangin at nagresulta sa hindi bababa sa 36 na pagkamatay ayon sa mga otoridad. Ang insidente ay nangyari sa lungsod ng Mizo kung saan natagpuan ang 23 na sasakyan matapos ang pagguho ng 17.9 metro na bahagi ng kalsada nitong Miyerkules ng umaga. 30 individual ang nasugatan ngunit walang isa man ang tinuturing na banta sa buhay. Pinahirapan ang operasyon ng pagtanggap ng ulan, pagbagsak ng graba at lupa na nagpahirap sa paghahanap ng mga survivor. Bagaman may mga hamon, ginamit ng mga research team ang mga aso, life detecting devices, excavator at crane upang makatulong sa operasyon. Ang pagguho ay nangyari sa gitna ng pagtaas na pag-ulan sa lalawigan na nagdulot ng baha at pagguho ng lupa. Ang pagpapalawak ng infrastruktura ng China na nakaharap sa pagsusuri ng mga pagkakamali sa desisyon at kakulangan sa konstruksyon na nagpapakita ng pagpatuloy ng mga alalahanin sa kaligtasan. And for the entertainment,
Si B. Alonso ay naghain ng mga reklamo ng cyber libel laban sa mga showbiz columnist at mga co-host. Noong Webes, bumisita ang aktres na si Bea Alonso sa opisina ng City Prosecutor ng Quezon City upang maghain ng reklamo cyber libel laban sa mga veteranong columnist sa showbiz at co-host ng kanilang online shows. Isa sa mga nireklamo ay isang social media user na inaakusahan ng pag-post ng mga nakakasakit na pahayag laban kay Alonso. Sinabi ni Atty. Joey V. Garcia, abogado ni Alonso, na ito ay tatlong magkakahiwalay na kaso na may tatlong respondent bawat kaso. Binanggit ni Garcia na nagpasya si Bea na kumuha ng legal na aksyon dahil sa mga mapanirang pahayag laban sa kanya. Ito ang unang pagkakataon na halos dalawang dekada ni Alonso sa industriya na kanyang pinosigi ang ganitong aksyon. Umaasa ang kampo ni Alonso sa mabilis na paglutas at inaasahan nilang tatawagin ang mga respondent ng opisina ng City Prosecutor. Gayunpaman, hindi binunyag ni Garcia ang mga pangalan ng mga respondent. Binigyan din niya ang mga personalidad sa social media na maging maingat dahil ang mga nakakasakit na pahayag at personal na pag-atake ay may legal na kahihinatnan. Sa ngayon, wala pang pahayag mula sa mga respondent sa kaso. Kinumpirma ni Sian Lim ang kanyang relasyon kay Iris Lee. Kinumpirma ni actor-director Sian Lim ang kanyang relasyon sa Viva Films producer na si Iris Lee sa isang eksklusibong panayam sa Esquire noong nakaraang Webes. Oo, nakita ko si Iris, aniya. Para sa linawin ang lahat ng mga ekspekulasyon. Nakikita namin ang isa't isa at lubos namin kaming masaya. Linawin ni Lim na handa na siyang harapin ang mga alingaungaw tungkol sa kanyang controversial na paghiwalay kay kapamilya actress host na si Kim Chu. Kinumpirma ng dalawa ang pagtatapos ng kanilang 12-taong relasyon noong December 23, 2023, at nagbahagi ng mga mensahe ng pasasalamat at tamis sa social media. Binigyan din ni Lim si Lee ay hindi isang third party sa kanilang relasyon at nagsimula lamang sila mag-date pagkatapos ng kanyang relasyon kay Chu. Mariing itinanggi niya ang mga alingaungaw ng lihim na kasal o pagtira sa isang bubong. Sinabi ni Lim na kasama lamang niya ang kanyang pamilya, itinuturing na walang kabuluhang ang mga paratang. Ipinaliwanag niya ang kalungkutan sa mga taong nadadamay sa isyo at ipinagtanggol si Lee. Sinabi na hindi niya karapat-dapat ang kritisismo. Matagal nang nag-iisip ang mga netizens tungkol sa kanilang relasyon matapos silang masilayan sa ilang pagkakataon. Noong Pebrero, ang kanilang tila mapagmahal na po sa isang larawan na ipinos ng Wannabe Branding Development ay nagpabuhay ng mga usapan. Sa larawan, mayakap si Lim kay Lee habang hawak niya ang kamay nito. Para sa sports, Balte, Tamayo, Kai, ipinapaabot ni Aldin Ayo ang kanyang pagnanais para sa Converge sa PBA Draft. Ang Converge 5-6ers ay nagtapos ng 2024 PBA Philippine Cup sa magandang nota. Nakuha ang panalo laban sa TNT Tropang Giga sa PhilSports Arena sa Pasig. Bagaman nagtagumpay sila, sila ay nagtatapos bilang pinakamababang ranggong kupunan sa conference. Gaya rin sa unang conference sa Liga sa ika-48 na season. Ang posisyon na ito ay naglalagay sa kanila sa isang paborableng lugar upang makuha ang top pick sa paparating na PBA Rookie Draft. Binigyan din ni Coach Aldin Ayo ang kahalagahan ng pagpapalago ng mga manlalaro at ipinahayag ang kumpiyansa sa kanilang batang core na pinangungunahan ni Arjen Milicio at Justin Arana. Binigyan din ni Ayo ang kanilang
pangangailangan sa isang malaking tao sa draft at binanggit ang potensyal na mga prospektong tulad ni Kai Soto at Carl Tamayo. Bukod dito, nagpahiwatig siya sa posibilidad na si dating standout ng Lasal na si Kevin Kembao ay sumali sa kanilang roster para sa UAP season. Habang iniwan ang pintuan bukas para sa iba pang mga prospects tulad ni Justin Baltasar. Ang Ico or Lasal ay layunin na masiguro ang pwesto sa semifinals ng Aspirants Cup. Ang mga depektibong kampiyon ng Ico or Lasal ay layuning makakuha ng diretsong daan patungo sa semifinals sa 2024 PBA D-League Aspirants Cup habang harapin nila ang Kinzel Basketball na wala pang panalo sa Inari Sports Arena sa Pasig sa Webes. Sa kasalukuyang record na 3-0 nais ng Green Archers na mapanatili ang kanilang hindi natatalong pagtakbo sa Ateneo. Samantala, ang Centro Escolar U sariwang mula sa isang tagumpay laban sa Kinzel harap sa Go Toraco Street Clear na may hangarin makakuha ng isa pang panalo upang palakasin ang kanilang posisyon sa standings. Bagamat wala pang panalo ang Kinzel Basketball, binigyang diin ni Lasal Assistant Coach Caloy Garcia ang kahalagahan ng paghanda at pag-iwas sa kumpiyansa sa bawat laro. Sa kabilang banda ay pinahayag ni CEO Coach Jeff Perlas ang kumpiyansa sa kakakayahan ng kanyang koponan na mag-perform ng maayos at manatiling nakatuon sa parehong opensa at depensa. Bilang ang tanging mga koponan na wala pang panalo sa liga, naharap ang Coach Taruco Street Clear at Kinzel sa hamon ng pagpapabuti ng kanilang kapalaran. At para sa international feature, plano ng Microsoft na mamuhunan ng 2.2 billion sa mga serbisyong cloud at AI sa Malaysia. Inanunsyo ni Microsoft CEO Satya Nadella ang malaking investment na 2.2 billion sa Malaysia para sa bagong cloud at artificial intelligence infrastructure kasama ng plano na makipagtulungan sa pamahalaan sa pagtatatag ng pambansang sentro ng AI. Ipinapakita nito ang commitment ng Microsoft sa pag-uunlad ng AI sa Malaysia at sa buong mundo. Kasabay nito, inanunsyo rin ni Nadella ang 1.7 billion na investment sa cloud at AI services sa Indonesia at magpapatuloy ng unang regional data center ng Microsoft sa Thailand. Ang investment ay naglalayong magbigay ng AI training para sa 2.5 million individual sa Malaysia, Indonesia, Pilipinas, Thailand at Vietnam hanggang 2025. Tinanggap ito ni Prime Minister Anwar Ibrahim na nagpapakita ng pagpapalakas ng AI sa Malaysia at suporta sa inisyatiba ng pamahalaan. Ang investment ay naglalaman din ng AI training para sa mga karagdagang 300,000 individual at iba pang pagpapalakas ng cybersecurity capabilities at developer community ng Malaysia. Ito ay maglalayong suportahan ang exclusive economic growth at digital empowerment sa Malaysia na may potensyal na nag-aambag ng 1 trillion sa GDP ng Southeast Asia sa 2030. At para sa national feature, ang palabas na Marvel Universe Live ay nagkakaroon ng kanyang unang pagtatanghal sa Pilipinas sa Hunyo. Ang debut na palabas na Marvel Universe Live sa Pilipinas ay magkasabay sa Araw ng Mga Ama ngayong Hunyo na nag-aalok ng special na treat para sa mga pamilyang Pilipino sa SM Mall of Asia Arena mula July 7 hanggang July 16.
inilunsad ng Peld Entertainment na kilala sa paghatid ng kapapanabik na live touring family entertainment experiences, ang pagtitipon ay nag-aalok ng pangako na ikaliligaya ng mga manonood ng lahat ng edad sa kanilang mga performance at mga paboritong karakter ng Marvel. Ipinaabot ni Arnel Gonzalez, ang pangkahalatang tagapamahala at business unit head ng SM, ang pag-aabang sa kanilang kupunan para sa matagal ng inaasahang event na nagpaplanong simula pa bago ang pandemya. Binigyang diin ni Mateo Garrick, Senior Director para sa APAC sa Peld Entertainment, ang mainit na pagtanggap ng Pilipinas sa palabas. Kasiyahan sa pagdating ng tour sa Pilipinas. Ang mga dadalo ay maaring abangan ang isang nakakapagpagalab na karanasan habang nakakita sila sa kanilang mga paboritong superheroes sa aksyon na nakikipaglaban sa mga bida upang iligtas ang mundo sa gitna ng immersive video projections at mga espesyal na epekto. At para sa trivia, ano ang proseso ng kamatayan ng bituin? Ang kapalaran ng mga bituin kung sila ay maging mga itim na butas, neutron star o red dwarf ay natutukoy batay sa kanilang masa. Ang malalaking bituin ay mabilis na mauubos ang kanilang hydrogen fuel na magdudulot o na nagdudulot sa pagsasama ng mas mabigat na elemento tulad ng helium at carbon. Kapag naubos ang fuel ng mga bituin na ito, sila ay bumabagsak na magiging sanhi ng pagsabog ng kanilang mga outer layers sa isang kaganapang kilala bilang supernova. Pagkatapos ng supernova, ang natitira ay maaari maging isang neutron star ang nag-collapse na core ng bituin o sa mga kaso ng sapat na masa, isang black hole. Ang mga bituin ang average na sukat hanggang sa mga 1.4 beses ang masa ng araw ay sumasalamin sa isang hindi gaanong dramatikong proseso. Habang nauubos nila ang kanilang hydrogen, sila ay lumalaki bilang mga red giants na nag-fuse ng helium sa kanilang mga core at sa huli ay nagtatanggal ng kanilang mga outer layer na kadalasang bumubuo ng isang planetary nebula. Ang core ng bituin ay nagpapalamig sa loob ng bilyon-bilyong taon na naging isang white dwarf. Ang pinakamaliit na mga bituin, tinatawag ng red dwarfs, ay sinusunog ang kanilang nuclear fuel sa napakabagal na rate na maaaring mabuhay hanggang sa 100 billion taon ng maraming mas mahaba kaysa kasalukuyang edad ng universe. At iyon ang nakuha naming impormasyon mula dito sa loob at labas ng Pilipinas. Patuloy po tayo makinig at manood ng Pinoy Love News Channel on YouTube. Muli hinihiling ko po na isa pa na suportahan ang Pinoy Love News Channel para sa iba pang mga updates at impormasyon. Maraming salamat at magandang araw.